What's up mga pade, it's been a while since naka-review tayo ng sasakyan. Salamat nga pala, maraming salamat sa kaibigan ko si Alan, kilala mo kung sino ka, for letting me review this brand new Nissan NV350 na Urban 2021 model. Di na natin pag-uusapan yung design kasi mostly naman mga van, mukha lang box eh, diba? Dali nga e-drawing eh. Matagal na design na to ng Urban, pero pag-usapan na lang natin yung specs niya, features, saka yung mga creature comfort sa loob. Ito yung basic na ginagamit ng mga UV, mga bumabiyahe, nagko-commute. Kumbaga sa Toyota, ito yung commuter. Bago tayo pumasok sa loob mga pade, yung Nissan Urban na to is priced at 1.4 million SRP. Lahat siya standard na bulb, wala siyang LED. Side mirrors are not powered, manually adjustable siya. So, ganyan, ganyan siya. Ingat. Itong van na to, paalala lang, parang may pagka SUV ang height niya mga pade. Medyo mataas siya yan. I'm 5'6". So, yan. Mahirap siyang sakyan mga pade. Mga pade, once inside, mapapansin mo agad yung manibela niya, typical na van. What I mean with that is yung kaganoon yung manibela niya, hindi gaya ng mga kotse or yung mga ibang SUV, medyo horizontal. First drive ko ng van, yung L300 dati ng tatay ko, may pagkaganto yung manibela, parang ganyan, parang nakahiga, parang bus. Speaking of steering wheel mga pade, steering is very basic, walang leather dito, polyurethane lang, pero so far adjustable naman siya. Yun nga lang, tilt nga lang, wala siyang telescopic. Dito sa loob, very basic. At siya, hard plastic. Air conditioning is manual. Radio mo, 2D in, pero FM, AM, CD, yun lang meron. MP3, I'm not sure kung merong MP3 to. Meron ding hidden cup holder ito. Pag hinila mo yan, yung cup holder siya. Glove box is decently sized. Hard drop siya. What I mean by that is, yun, hard drop. Door sidings niya, plastic lang. Although may design naman siya. Ah, maganda siyang tingnan. Meron din siyang door pocket, saka bottle holder, saka power windows yung harapan niya, left and right. Itong handbrake na to, naaalala ko dito, L300 namin. Ganyan din yung handbrake niya. Hinihila, tapos pagbababa mo, twist, then down. Hila, twist, down. Gauge cluster niya mga pade, very basic. Dalawang analog RPM and speedometer. Tapos yung LCD screen sa gitna, which is yung trend sa mga base model na kotse ngayon or mga van na gaya nito. Meron din siya mga useful information, trip A, trip B, tapos range, average fuel consumption. Ang hindi ko maintindihan dito yung merong RPM, 1600 RPM. Ano kaya yun? Comment nyo naman sa baba kung alam nyo mga pade. Dito sa harap mga pade, 3-seater daw ito. Pero this one is foldable. Tapos kung mapapansin nyo yung area kung saan pwedeng umupo yung tao, yung tuhod niya wala siyang mapupwestuhan dahil napakasikip nung area. Tapos nandito pa yung cambio. Storbo siya kung 3-seater man tong harapan na to, no? Kaya nga ito, sinubukan ko umupo sa gitna, sa adult na kagaya ko, nakasinlaki ko. Well, ito yung result. Hindi siya komportable. Siguro sa maliit na bata, pwedeng-pwede. Pero sa adult na kasinlaki ko or bigger than me, Boma Labs. Anyway mga pade, adding to practicality, meron namang maliit na storage dito. Alam ko, ashtray to. Tapos meron pa sa baba niya na medyo malaking storage din. Pwede mo lagyan ng inumin. Siguro na may takip or kahit anong bagay na medyo maluwag din. Siya nga pala mga pade, itong van na to is only 4-door. Isa dito, 1. Isa doon sa passenger side. Tapos yung sliding door doon sa kanan, tapos yung door dun sa likod. So, apat lang siya, di gaya ng ibang van. 5, left and right, may sliding. Ito, wala. Ito naman sa passenger side, mga pade. Ito na yung advertised na 15-seater. So, nandito yung 12 seaters to. So, tingnan natin kung gano'n siya kaluwag. Dito sa first row, okay naman, mga pade. May knee room pa naman ako kahit pa paano. Yun nga lang, yung pa ako, dikit na dun sa wall nung sa makina, sa firewall ng makina. So, wala akong paraan para makapag-stretch man lang na gano'n yung paa. Wala. Second row, mga pade. Knee room, halos wala na. Pero somehow, yan, nakakaganyan ako. Hindi gaya dun sa front row, ando dun yung firewall ng makina. Hindi ako makaganyan. At least dito meron. Wala ka man lang headrest. Halimbawa, humataw si Manong yung nagdadrive. Di ka alerto. Gaganon-ganon ka. Sa kapag inaanto ka na, wala kang sandalan. Seating position ng passenger, mga pade, okay naman. Sa size ko, maluwag naman siya. Siguro kung dalawang kapareho ko, walang shoulder to shoulder. Tapos yung foldable na seats, napakaliit. Maliit din yung sandalan. So, sinadya talaga to pang commute-commute lang. Hindi siya ganun kalambot. Kumpara dito, yan, medyo firm yung foam niya. Tapos yung sandalan nga, maliit lang. Hanggang dito lang sa baga ako sa likod. So, hindi siya ganun kakomportable. Pang short trips, okay lang to. Aircon vents, meron namang 10 aircon vents dito. Yun nga lang, advertised to as
12 seaters dito sa likod, tatlo sa harap. So, 12 seaters, 10 aircon vents. Bahala na sila kung paano sila maghahati-hati ng aircon nila. By the way, headroom nga dito mga pade. Okay naman sa 5'6 na kagaya ko. Malaki naman yung space niya sa ulo. Pero lang siguro dito, sa side na to. Kasi itong daanan ng aircon, medyo pababa siyang ganyan. Watch out lang dito. Syempre as expected, manual lang aircon dito sa likod. Manual controls lang. Wala siyang automatic climate control. Speaking of bear mga pade, itong van na to, which is the base model, napaka-bear niya. Yung mga bakal niya sa gilid exposed, walang cover na plastic man lang para magandang tingnan. As in bear, yung mga yero niya nakalitaw, yung mga butas ng tornilyuhan may nakalitaw, yung wheel well dito sa likod nakalitaw. Just bear van lang talaga, pang commuter o pang negosyo, pang gasgasan sa loob, ganun lang siya ka bear. Dito naman tayo sa likod mga pade, dito wala ka ng storage space other than dito sa ilalim, kasi itong mga silya na to fixed, although pwede mo i-fold to kung gusto mo magpatong ng mga gamit. Meron ang lever dito na ganyan. Ayan na. So yan na yung parang magiging storage space mo. Itong mga seats, hindi siya foldable, fixed na yan, unless tutornilyohan mo, tatanggalin mo para magkaroon ka ng storage space. Yung nga pala mga pade, pag mag-maintain kayo ng mga sasakyan gaya nito, ang makina nito nasa ilalim ng driver saka passenger seat. Pag mag-maintain kayo, check nyo man lang yung mga fluids nyo. Ganito siya ina-access. Yun mga pade, nandito yung makina niya. Ito yung inline 4 na turbo diesel, 2.5 liter direct injected. Merong 127 horsepower, 356 newton meters of torque. Accessible naman yun at 1,400 RPM. Yun nga lang, napakaiksi nung band, nung power band niya, 1,400 to 2,000 RPM. Yan lang ang iisipin nyo sa mga band na ganito. Pag mag-maintain kayo, nandito yung mga fluids, radiator, nandito lahat. Mag-change oil, nandito rin yung battery, nandito rin. Yan mga pade, mga creature comforts at features ng Nissan Urban NV350 base model. At dali na natin siya sa kalsada and let's see how it drives. By the way, ito nga pala yung susi niya mga pade. Ito yung ano, ito yung susi, ito yung pangalawang susi. Wala siyang plastic na itim. Tinipid pa doon pagdating sa plastic na yun. Tapos lahat siya disuse, wala siyang keyless entry. Ano lang siya, power locks. Pag nilock mo yung pinto sa driver, maglalock na lahat. Okay, driving the Nissan Urban NV350. Okay. Parang mababa yung bite ng clutch. Nasa baba may bite na. Somehow direct tong ano to, ah. Para sa van, ah. Medyo mababa yung release nung ano, yung bite nung clutch mga pade. Ibig ko sabihin parang gasolina, medyo ano, di gaya ng ibang diesel, medyo halos gitna na. Maingay. Rinig na rinig mo yung makina. Ang ganit nung cambio. Although sarap ng feeling kasi yan lang, oh, lapit, oh. Ingay nung makina. Yung preno medyo mashy, parang mashed potato. Hindi ako confident na patakbuhin siya ng mabilis-bilis pa. Oh, meron siyang ano doon, no, sa gauge, suggestion, gear up, may arrow, you know. Driving impressions, medyo maingay yung makina. Ayan, no. O siguro dahil kasi nandito sa ilalim ng silya. Saka yung driving position niya, diretso yung tuhod kung pa ganun. Bababa. Usual naman sa mga van yun. Saka syempre commanding view, ayan, wala ka ng muso. Kita mo na yung kalsada kagad. Side mirror, okay naman. Sobrang laki. Hindi ko maibaon yung preno. Ito ba talaga preno ito? Naramdaman mo ba ito? Doon na akong likod eh. Dito kitang-kita mo yung gulong sa likod. Rear view okay din. Kita naman. Saka maganda dito, walang headrest yung mga ano, yung mga silya.
Pero na lang syempre pag may nakaupo na diyan mga pasahero, yung mga pade, naiko-compare ko yung power niya dun sa Navara na na-review ko. Hindi siya kasing powerful nun. Mas malakas yun. Ito parang ano, parang tama lang siya na ano, na pambiyahe, wala kang torque na ano. Mahirap ipang overtake to, malamang pag medyo puno-puno na. Hindi ko halos maramdaman yung torque na nakakakiliti sa tiyan. Wala siyang ganun eh. Power. Nagbo-bog down. Hindi talaga siya ganun ka lakas humatak gaya nung sa Navara mga pade. Magkaiba sila ng power. Hindi ko lang sure kung ano ha, kung pareho sila ng makina. 2.5 to eh. Pero enough na para pumunta ka sa point B from point A. Hindi naman to ano eh. Sport utility van. Manibela niya, medyo may pagka-direct ha, saka malambot. Ano pa to? Ano pa? Hydraulic. Hydraulic to. Anong gana? Tingnan natin kung matagtag mga pade. Dito sa harapan, hindi masyado eh. Oh, sa gantong kalsada. Para ka lang nagbabounce-bounce. Hindi yung matagtag dito. Pero yung likod... Ay! Humps! Ay! Putang ina! Sorry. Yung likod... Matagtag daw kasi pinaano nung mayari, pinasakay niya yung wife niya mag-isa. Maano, makalog daw, matagtag, matalbog. So sa mga van talaga maganda kasi since leaf spring to sa likod, maganda, may, mabigat, may karga yung likod. Aircon, may mga nagtatanong minsan eh kung kamusta yung aircon eh. Okay naman, malamig siya, number 1 pa lang yan oh. Malamig naman, it drives like a van. Ban naman to eh. yung harap yung maganon kasi wala nang ano eh, makina nandito sa ilalim. So lahat ng bigat nararamdaman mo, makina, suspension, ganun. Ang nakakatakot lang dito mga pade, hindi ano, syempre ban pa rin to na ano, walang muso. Pag na head-on collision ka dito, maaaring dali ka agad. Di gaya na sa Toyota, 'di ba? Yung makina nila nasa ano na, harap na. Parang Starex na ang datingan. Steering wheel magaang pero wala siyang feel kahit hydraulic. Wala siyang steering feel. Magaang lang siya, magaang. Pang comfort. Pang biyahe. Hindi lumalaban sa mga lubak. Sana lang yung side mirror, inano na rin nila, electronic adjustment kasi ano eh, yun doon ang layo. Limbawa, nasagi ng ano, ng kung ano man, hirap abutin, di ba? Eh, dito okay lang eh. Nasataw, 1000 RPM. Lahat talaga, hindi siya kasing lakas nung Navara mga pade. At yan ang 2021 NB350 Nissan Urban mga pade. So at 1.4 million pesos, di ko masay kung worth it pa siya. Pero yung competitor niya kasi, which is the Toyota Hiace, mas ano siya, mas mahal siya ng konti. Although yun, mas powerful siya, malaki yung diferensya sa power saka sa torque. Ito medyo down siya sa power saka sa torque. Pero yung presyo naman, 160,000 pesos plus difference. Nasa sa inyo na yun kung worth it ba siya or ano, at least pinakita ko lang sa inyo.